Good morning. So ayan, ito yung Ford na nag-Sharon Cuneta. Kita nyo naman, kala mo intestine yung loob eh, no? Tubig at langisuya naghalo. Ayan o. Paanong hindi mag-overheat? Hindi na makakadalo yung kulang dyan. Once na maghalo na ang tubig at langis, ganyan kakapal yan o. Hanggang loob. Ah, grabe. Parang mayonnaise. Diba? Talagang hindi ka na makakalayo yan. Mag-overheat talaga yan. Kasi babara na yan dito sa mga fins. So, i-overhaul muna natin radiator. Pero, subukan ko sabihin sa may-ari na paltan na. Dahil mukhang malutong na rin yung radiator. Urig pa niya to eh. Urig pa niya. May mga tama na din eh. So, pwede pa yung maging cause ng another overheat pag pumutok. Grabe. So, ito yung makina niyan. Kaya yan nakasalansan dyan, lilinisin pa yan natin. Ito naman, mukhang napalta na ng bago. Kasi yung original nito, yung madilaw ang plastic. Kaya lang yan naging madilaw dahil may mga mayonnaise na sa loob. Ayan, meron na din siya. So, i-washing muna natin ang todo. Bago natin sa hatulan kung talaga bang kailangan ng paltan or pwede namang makatipid ang may-ari, syempre. Mukhang bago na ito. Kasi pag yung kaedad niya, yung plastic, madilaw na yan. Turo ko sa inyo yung sample. Ayan nga pala yung head gasket, sa ibang pyesa, lilinisin, huhugasan. Ganon din itong cylinder head. Yan, makita nyo dito yung may bakat o. Oh. Dito nang galing yung singaw. Dito sa cylinder na ito. So, ito yung liner niya. Tinamaan siya. Pero minor lang. Pero check na rin natin yung mga piston rings since nakaganyan na siya. Silipin na natin. Sayang naman ang baba. Tapon yung mga ano rito. Yan. Talagang sumirit daw ng todo eh. Sabi nung owner eh. O, yun lang muna ang update dito. Mamaya-maya, kakalasin na natin lahat ng pwede kalasin para masimulan na natin yung paglilinis and pabili ng parts. Kasi for sure, wala sa kalamba yung ibang parts dito. Iluluwas pa natin yan. So, ganun katagal mag-overhaul. Hindi po yan isang araw, dalawang araw. Lalo pag yung mga parts ay hindi available. Kaya po, iniiwasan hanggat maaari. Pinapasa na lang natin sa mga tropa ng mga may shop. Kasi nga, pag napuno yung talyer natin ng mga 4 overhaul, mangyayari ay hindi na tayo makakatanggap ng mga customers na nangangailangan ng tulong pero sobrang basic lang pala nung problema nila at sila ay naloko sa ibang shop. Yung mga kagaya nung nakaraan, di ba? Basic lang pala. Eh, napagsamantalahan tuloy. Sinasadya daw na ganun yung gawin. Meron din sa atin nag-comment na ganun. Hinugot yung hose ng vacuum para talagang pumalya. So, pinapalitan yung spark plug, high tension wire, ignition coil, ang dami. Yung pala, nung sumuko na yung may-ari sa gastos, nakita niya, hinigit lang yung hose ng vacuum para hindi maging perfect yung minor. So, yan ay isa sa mga nag-comment sa atin. Mababasa yun naman yan. So, masakit sa damdamin yung ganun, no? Yung sinuksok niya yung hose, tumining na. Dami pang gustong papalitan sa kanya. So, ingat tayo sa mga ganyan, mga kaibigan. Kaya maganda yung may alam tayo sa basic para po tayo ay hindi mapanlalamangan. Yan lang po. Sharing is caring. Bye-bye po.